No. Sa mga drummers, importante kasi kasama sa quality ng tugtugan, yung tunog ng instrumento natin lagi. You know, you cannot really underestimate kasi minsan pagka yung tugtugan, minsan apektado talaga ng performance mo yung tunog mismo ng drums. And you know, minsan kadalasan before the pandemic happened, may nagiging guest yung dati ako yung nagda-drum sa Malayang Pilipino, nagiging guest kami sa mga churches. Siyempre, hindi naman kami nagdadala ng sarili naming drum set, ginagamit lang namin yung drum set doon. Nakakalungkot pag upo ko sa drums, a lot of times grabe, as in wala sa tono, wala sa ayos, tas puro kalawang, 'di ba? Tapos yung drum head parang sobrang drummer na tinibuan ng tagyawat na pabaliktad, di ba? Puro uka. Parang yung drummer, parang mindset na lang, basta upo na lang ako rito, papaluin ko. No, listen, you have to understand na yung mga instrumento natin, meron silang mga ranges na may range sila na yun yung pinakatunog ng instrumento. For example, paki-ano itong drums binga. Examplein ko lang sa inyo. Kasi kinakailangan, honestly, malaman mo talaga kung ano yung, for example, yung kick drum. Yung kick, dapat talaga, kick tunog kick. No, yung nasa ilalim talaga, yung medyo nasa ibaba. Kaya importante, tinotono talaga yan. Kasi kadalasan, yung mga kick na mga nakikita ko ng mga churches, yung tunog ng kick, ganyan yung tunog. Ang taas ng tunog, dapat talaga medyo nasa baba. Tapos yung snare, minsan naman yung snare at saka yung tom-tom, magkatono, alam. Pag pinalo mo yung snare, ganun din yung tunog. As in, wala talaga. Dapat, yung drums po, medyo alam ng drummer kung ano yung tamang tunog ng instrumento niya. Otherwise, may kagaya ito, ito yung snare. Di ba, no? So, ganun din po sa lahat. Yung toms, lahat po yan, pati yung mga kick drum. And of course, sa bass. Ito ba si Melvin? Pwede ba maarkila si Melvin sandali? Melvin, paki ano nga sandali yung bass. Kasi minsan, yung bass, minsan, pagka tumutunog, pong, 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 ano, tunog yung mababang string ng gitara. Kinakailan talaga yung tunog ng bass, medyo alam, sino mga, puna pa mga drummer, palapan natin mga drummer. Lahat ng bassista, tayo po kayo lahat ng mga bass players in the house. Yan. So, alright, eto, tinan nyo po, sige Migs, pakitugtog lang kahit anong tugtog. Yan o, di ba, no, somehow, yung bass talaga, kinakailangan, alam natin na, merong may bigat, merong alam mo yung body ng tunog ng instrumento kasi everything starts there. Kapag upo mo pa lang sa instrumento, mga kapatid ng mga bass players, lalo yung bass tsaka yung kick drum, ano yan eh, kumbaga parang sila talaga yung medyo nag-co-compliment. Sige, tugtog ka lang. Diba? So, honestly, sa sound reinforcement, hindi pa pwede kasi na parang tayo, wala pa kailan, basta kung ano yung tunog ng drums ko, tunog ng gitara, bahala yung sound man ng mag-aayos. Okay, now, ang masaya po ngayon sa mga amplifiers, mga nabibili, kahit mga hindi high-end na mga gamit natin, somehow, kahit hindi high-end, medyo alam natin kalikutin. Pag-aralan nyo, kunin nyo yung tunog na medyo bagay sa inyo, yung gusto nyo na tunog. Sige pa, Melbs ulit, bass players. Yan, no? Tsaka mag-ano kayo, kain kayo ng maraming extra rice pagka kumakain kayo, talagang lalaki yung tunog ng bass nyo. Kasi pag sumasandal sa chan na meron maraming fats, talagang nagre-reflect yun eh. Tapos yung wavelength ng... Di ba, no? So, somehow, kung sisiprahin nyo po, dapat sama maging... Kaya nga bass eh. Bass, siya isa talaga yung nagbibigay ng energy sa tugtugan. Kapag ka medyo yung tunog ng bass natin, pom, 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 puro mid yung tunog, medyo ang apektado kagad yung tunog ng banda sapagkat sa sound reinforcement you have to understand na yung hindi ka lang tumutugtog ng chords, kasama po doon yung, di ba, mix, yung tono, hindi naman lang yung music eh, di ba, pati yung sound nandoon yun eh, yung frequency na ginagawa nung, kaya nga yung mga tono may frequency yun eh, parang yung A yata, parang A, di ba, 440, parang ganun, di ba? So yung A na tune, merong corresponding frequency. That's why as a musician, kinakailangan din, meron kayong awareness, meron tayong awareness ng frequency ng tunog natin.